Hello mga ka-weekenders, this is Lester Monleon and welcome back to my YouTube channel. Before we proceed doon sa ating video for today, gusto ko muna sana magpasalamat sa ating mga nagtitiwalang mga subscribers dahil no, 2 months ago nung bumalik ako sa aking pag-YouTube dahil sobrang busy tayo, umabot na sa mahigit 10,000 ang ating mga subscribers. So maraming salamat po sa inyong tiwala at patuloy na pagsubaybay sa aking YouTube channel. So for today's video, nakita ko lang sa Facebook ads nila. So hindi ako sure kung talagang mahusay sila, pero makikita natin yan pagkatapos ng kanilang gagawin sa ating sasakyan. So yung ilalagay daw nila na graphene na 3-layer doon sa ating sasakyan ay mapuprotektahan daw ito sa sikat ng araw. So tamang-tama no, na nagpa-park tayo sa pagpasok natin, wala din kasing mga exclusive na parking area yon. At kung meron man, o walang bubong yung ating at pinagpaparkan. So exposed pa rin siya sa sikat ng araw. So with the help of this graphene, according to them, mapuprotektahan daw yung ating pintura ng ating sasakyan. Hindi ko na patatagalin ito. Puntahan na natin sila sa ibaba. Magsisimula na sila sa kanilang gagawin, transformation sa ating sasakyan. JR po. Si JR ay taga Determinado. Determinado. So sila yung ating gagawa para sa sasakyan natin ngayon. Applyan nila to ng 3-layer graphene coating. So JR, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang gagawin mo dito? Una po sir, ipu-full car wash po namin siya. Tatanggalan po namin siya kung ano po yung nakakapit sa kanya. Kung may espalto man po sir, tatanggalan po namin 'yan para malinis po yung ibabaw ng pintura pagdating po ng paint correct o yung buffing na tinatawag po. Pagkatapos naman po ng full car wash, pipicturan o bibidyoan po bawat panel po ng sasakyan para maging aware po kayo at aware din po kami kung anong damage po ang meron sa inyong sasakyan. Once po na nagtanong po kayo sir, may picture o video po kaming may papakita na hindi po sa amin galing yung damage na po yun. Okay. Pagkatapos naman po ng inspection sir, doon na po gagawin sa kanya yung tinatawag na paint correct o yung buffing po. Balang tinatanggal lang po sa paint correct sir is yung mga light scratches tsaka yung mga sore marks po. Yung mga malalalim po sir, hindi na po namin hinahabol kasi once po na nag-abol po kami ng malalim na gasgas, may chance na pong masunog yung original paint po ng pintura ng sasakyan. Then papaliwanag ko lang din po sa inyo sir kung ano po yung 3 layer ng sasakyan. Wala metal, may base, yung kulay ng pintura, tsaka yung top coat po. Balang binabawasan lang po namin doon, sir, is yung top coat. Okay. Ito naman po, sir, wala naman pong gaanong damage po. Kaya light polish lang po ang gagawin sa kanya para hindi po malaki ang mababawas sa top coat po. Importante na yung top coat, kailangan ma-maintain din. Ma-maintain din po, okay. Sir. Kasi po, sir, once po na binakbakan po namin to ng binakbakan, may chance na pong ninipis yung top coat niya. Okay. In the future po, kung balak niyo po siyang ipa-paint correct ulit, wala na po siyang maipipaint correct, gawa po ng manipis na po yung top coat ng inyong sasakyan. Okay. Pagkatapos naman po nun, sir, lilinisan na po namin yung salamin, mugs, tsaka yung pampo grills po. Then, idagdag ko lang po sa inyo, sir, about po sa mga dagta o ipot ng ibon. Po, sir, once po na naiputan po siya at tumagal po, hindi na po siya matatanggal. Kahit i-buffing po ng i-buffing po sir, hindi na po matatanggal. Ang kadalasan po nagkaka-ipot po o dagta sa taas po, tsaka yung sa hood. Okay. Tsaka i-check ko rin po mamaya sa inyo sir, yung wiper po, kung may mga scratches din po, gawa po ng wiper, tsaka yung pagbaba at pagtaas po ng salamin.
Okay, okay, sige. So mga ganyan, mga ilan ng ilang oras itatagal yung ating gagawin? Tatagal po to sir ng mga 5 to 6 hours po. 5 to 6 hours. So pagdating ng 5 to 6 hours, kumpleto na 'yon. Kumpleto okay na, po sir. Okay na po. Sige. Pagkatapos naman po nung paglilinis po ng grills at yung salamin po, doon na po gagawin sa kanya yung pag-apply po ng graphene coating po. Bali 3 layers po siya, sir. Isang pre-coat tsaka dalawang graphene coating po. Okay. Ano yung pre-coat? Ano yung graphene coating? Ang pre-coat po kasi, sir, siya po kasi yung maglilinis po ng ibabaw ng pintura para pagkalagay po ng graphene coating po, sir, is kakapit na po siya kaagad. Ah, okay. Kailangan talaga may pre-coat. Opo, sir. Ang kagandahan lang po sa graphene coating, sir, siya na po sasalo lahat laban po sa mga environment po. Tulad po ng init, ulan, kung may tumalsik man po na maliliit na bato, hindi po ma-damage yung pintura po ng yung sasakyan. Kumbaga po sir, ang una niya pong tatamaan is yung graphene coating po. Ah, so yun ang magpo-protekta? Opo sir. Okay. Tsaka hindi naman po porket naka-graphene coating na po ang inyong sasakyan is hindi na po siya magkakaroon ng water spot po. So kailangan pa din na kumbaga po sir, magkakaroon pa rin po siya. At the same time po, madali na po siyang linisan o tanggalin po. Ah, madali nang tanggalin. Opo, so sir, kahit na halimbawa dito ka lang nagkaruwa sa bahay, matatanggal mo 'yon. Opo, sir, kahit wala ka nang ina-apply na kung ano-anong mga chemicals na pantanggal ng mga watermarks, yung mga ganon. Opo sir. Opo sir. Kung sakali lang po sir, nabasa po siya ng ulan at nakalimutan niyo at natuyuan po siya ng tubig-ulan po, pwede nyo po siyang ipunta sa car wash po na malapit na nagtatanggal po ng acid rain. Umpisahan na ba natin para makita natin mamaya kung ano na magiging transformation nito? Opo sir, umpisahan na po natin. Okay, sige JR, maraming salamat. Babalikan namin kayo mamaya. Ha? Okay po sir, salamat din po.